try namin gumawa ngayon doon sa lupa nila, Sep. Ikot kami doon. Ikot kami doon. Titingnan namin yung lupa. Eh, sa tabi lang kami. Baka mahalata kami. Baka makilala siya. Bigla kaming kuyugin doon. Para lang kaming titingin kasi maaga pa naman yun. Wala pa namang wala pa ng sunrise. Oh. 5:30 pa lang kasi mga ka-walking. Oh, dito. Dito, wag. Ano ba naman ito? Pumapasok. Pwede ba sa lupa mo to? Pasok ka ng pasok. Yabang. O yan, yan. Ito ang daan ang papunta sa lupa nila, Sip. Kita mo, akin to, sabi niya. So, yan o. Lupa nila to, yan o. Yan. Ito. Hanggang dito. Kanila yan. Hoy! Ito lupa nila to. Kung maayos nila to, makukuha to, gagawa kami ng swimming pool doon sa gitna ng dagat na yun, sabi ni Seth. Gagawa kami doon. Oh, mga ka-walking, maniwala kayo. Plano niya na yun eh. Pag nabawi niya daw talaga to. Unang-una niyang plano dyan, gagawin yung swimming pool yung gitna nun. Ito po kanila yan oh. Yung mga may puno, lalapit pa kami para kunwari tingin-tingin kami. Ang daming mga kubo dito, parang walang bago. Yan ang kanila, yan lugar na yan. Ito magmamas kami, baka makilala kami. Yan, ito ang kanila, yan. Yan yung may mga papasok na yan. 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 Green, may tricycle din. Yan. Dito daw si Sep nung yan itong ilog na to. Dito siya nung naliligo. Yan, bababain ko. Tingnan natin parang may mga isda mo. Lupa nila to, itong tinutungtungan namin, lupa nila to. Dito daw siya kumukuha ng mga kulkohol, ganyan yung mga. Gago kulkohol yan, oh. Kita mo oh. Ayo, ayaw mo na. Doon yan isa. Yan, nasakop na ng ilog, lupa nila. Ayan na yung pinakadike kasi ayan oh. Ito, ang daming kangkong oh. Kung gusto mo magkangkong. May kangkong ba dyan? Ayun, ang dami yung kangkong yan ah. Parang may mga susot pa dito. Ayun yung tulay oh. Ayun oh, pakita ko. Yun oh. Doon kami lagi nakatayo. Yan yung ilog. Ay, may kalabaw sa gitna oh. No, ayun oh. Paano kaya kung maliligo pala tayo dyan? Ay, pagano naman yung tubig, di ba? Doon naman ang liguan. Oo, hindi. Pero may mga kalabaw, may mga baka. Diskumpiyado ako, baka kumati ang katawan natin. Kangkong. Kuha tayo para maggulay tayo ngayon, sinigang. Hindi naman atin itong kangkong. Tara na. Hindi ka naman kumakain ng kangkong eh. Hindi na titingin na, baka akala nila. Hindi na titingin. Tingnan na natin. Saan? Tine-telescope na tayo rito, baka ini-sniper na tayo. Telescope po si Jingjing. Yung kabila naman po na yun, kamag-anak niya rin yun, yung pampang to pampang eh, sila eh. Yun yung doon naman kabila, uncle niya naman yun doon. Kaya wala kang ano dito, lusot. Pag nagloko-loko daw ako, sabi ni Sep, itatapo niya ako sa gitna nito. Tara, no? Malinis talaga yan, pero siyempre. Ang dami, ano yung tawag dyan, yung dahon na yan, yung mga ano na yan, ano yan eh, tara. Anong tawag dyan? Aray ko, ano yan eh, yung dami kung ano. Yan, ano yan yung ginagawang ano? Ginagawang ano yan eh, bra, panty, yung bra. Water lily, bra, panty. Ginagawang bra, panty. Pwede pa sinelas. Oo, ayaw maniwa. Marami, ang Pinoy, maraming kine-creative. Yung mga dahon-dahon na yan, yung nasa gitna ng dagat na yan. Nagagawa nilang ano yan? Ano? Diba? Sombrero, bra, panty, grip, panty, jacket. Kamatsili oh. Kita mo pag nandito kami, dami namin kamatsili. Kamatsili oh. Tara na, tara. Diba dito tayo umikot nila, Deb, nun? Diyan tayo. Dami. Aray, ang sakit. Sa umaga dito, kapag ganito pala, kapres. Ang sarap dito. Siguro
pag talagang kanila na to, matututo ako manguha ng huli ng isda dyan. Manghilaw? Oh, yung ano, yung manghilaw. Alam ko din yun, hawak ko, itak lang, gaganyanin ko lang sa gabi. Oh. Nakatawa. Oh, ah, ginawa ko yun. Nung... Oo, oh, di ba? Hawak. Susukin mo lang. Hawakan mo to. Halimbawa, papaniwa. Ito, ito, halimbawa. Ito. Hawak namin kinky. Kinky yung tawag doon. Coleman na maliit, kinky. Ganyan, no? Eh, siyempre, ano yan? Ah, tawag dyan, eh. Lilibot yung isda. Oh, siyempre, pag madilim. Nakakita ng ilaw. Oo, oh, siyempre, lalapit sila, di ba? May mga bunod, tilapia, bangus. Gaganyanin mo ng itak? Oo, oh, gaganyanin mo lang ng itak. Patawa. Kasi ay, ayaw maniwala nito talaga. Kundi ko meron kang pangtulog na malaking salak o ginagawa ko noon pag tapat niya sa ilaw yung itak ko mahaba gaganunin ko lang gaganunin yung bunog ay malalaki magaganyan o gaba na gadangkal gaba, yung gabangos oh. Ayun yung maniwa ginawa ko yan noon nung binata ako. Sa gabi ka, tapos yung alimango nga, yan ang hindi ko kaya talaga, yung alimango, yung talagang isusok-sok mo yung kamay mo sa butas, ay takot ako dun. Hindi ko talaga tinry yun, yung igaganon ko sa butas yung... Kaya nagkaka-Sheila, o oh, ano naman, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ay, butas, di ba? Presentation. Hindi mo, hindi mo sinasabi ko. Sabi na lang, Sheila, umayos ka ba yun? Ganito yun, pala, di ba? Oh, hindi naman, ayaw man. Hawak mo kinky, halimbawa ito kinky, ito pakita ko, halimbawa ito Coleman na maliit, ha? Siyempre, palaisdaan yan, o ganyan, ilog. Lahat sa gabi, pagka yung tawag doon nangingilaw ka, hawak mo ngayon yung ano, yung kinky. Lapitan talagang isda doon, lahat ng isda. Bangus, tilapia, bunod, kung ano-ano. Ginagawa ko noon, nihawak akong itak na maliit. Siyempre, para silang ano yun, naghahabol sa liwanag. Tinataga ko lang ng ganyan, o... pagkataga kung gano'n, wala. Parang manok na, no? May tanog pa, oh, parang manok na. Parang manok na pinalo mo sa ulo. Gano'n siya, patay. O di siyempre, dadamputin mo na lang. Wala, hindi sila umalis sa liwanag ng kinky, nung ano eh. Ayaw nitong maniwala, dinanas ko yan. Kaya pag gano'n ko, no, mga bandang alas 5, alas 6, ganito, yung pagising mo sa umaga. Yus, ano ko na yun. Magpapakulo na yung banyera kung ganun. Painitin ko sa buhay-buhay pa. Banyera? Painitin? Yero. Yerong ganun. Ano mo sa apoy? Pag matinding ang init, bigla mong ilagay isda ngayon ng ganun. Talunan pa talaga. Oo. Oh, pressed pa talaga yung kinakain ko nun. Ang hindi ko lang talaga kaya yung may butas na... Kasi alimango, ano rin eh, marami din. Hindi ko kaya talaga eh, susok-sok ko yung kamay ko doon sa butas. Oh, ay, hindi mo kaya? Hindi ko. Ginagawa mo yan, madala. Ay, kaloko. Eh, na naman tayo. Kaya ka naku-question dyan sa, ano mo eh, butas. Alimango, di ba? Dilinawin ko, baka mamay mag-isip na naman. Meron nagko-comment kasi, nilinawin ko daw. Nilinawin ko na ngayon. Nilinawin ko na. Yung butas. Oh. Huh? Oh, lagya ka talaga sila. Takot kayo saksak yun. Oh, takot ako doon. Talagang inaakma ko pa lang. Talagang hindi ko kaya dahil baka yung sipit ng alimango na kaganoon na talagang ay Diyos. Ayaw, takot ako doon. Pero meron ako nakikita talagang ang tapang nila. Yung ultimong buong kamay nila nasusok-sok nila doon sa butas. Depende rin sa butas yun. Ano? Gago ka talaga. Depende sa butas. Loko-loko ka rin. Lamiya ka talaga. Huwag ka naman ganyan. Iba naman kasi yung butas sa kuweba, di ba? Ang daming ano, ribbit. O ba, huwag mo sabihin pulutin mo pa. Sabi nung kasama ko noon. Totoo, may alimango to, may alimango to. Totoo! Pag ginano niya yung kamay niya, talagang Laki. Laki talaga. Totoo yun, ma. Hindi. Doon nga ako naku-curious yung pag pinasok nila yung kamay niya. Ito, may nahuhuli talaga silang alimango doon. Ang galing nila. Oo. Yeah? Sarap talaga nung kasi nung
panahon nun, binata pa ako, nasa tabi kami ng palaisda. Nangyari pa nga ganito eh. Pumapaw talaga yung palaisda at ay grabe, ang daming isda. Talagang dadakutin mo na lang yung isda, tilapia, bangus. Ano mga bata kami, pag pumapaw yung ilog, ang dami-dami talagang isda na gumagaan. Na ano yun eh, lumabas na sa ano, sa palaisdaan, tsaka sa mga ano, ilog na ano. Umapaw eh. Kaya nga lugi may mga palaisda na ganyan, yung umaapaw yung ano, yung tawag nila, yung pag umapaw yan, talagang lalabas ang mga isda dyan. Tuwang-tuwa naman ako kasi nung ano, doon ko lang narasan kasi yung kinky lang ang hawak ko, Coleman na maliit. Akong may hawak. Tapos yung isang kasama ko, pag nakita niya, lapitan yung mga isda, tinataga niya lang ng ganun. Tap, dampot, lagay sa bayong. Bayong? Totoo yun man. Ayaw maniwala. Kapag nasa inyo na yung lupa na yun, papakita ko sa iyo, bibili ako ng Coleman na maliit. Kasama kita. Kita mo. Hindi mo ba nakikita yung ganun? I-try mo minsan sa liwan, maglagay ka ng, di ba, isda, palisdaan. Yung talagang madilim, matalagang madilim. Yung pelikula na naligaw sa isla. Oh. Nakasurvive siya sa isla. Oh. Tapos nakasurvive siya dahil na ganun. Kung hagamit niya naman yung kahoy lang tinagal. Oo, oh, kasi lumalapit ang isda sa liwanag, ma. Talagang kakalumpunan nila yon yung liwanag na yon. Akala mo, akala nila, ano, masama nangingisda, ganyan eh. Diba yung mga naglalaot? May mga dalang Coleman yan. May mga dalang Coleman, kaya pag nangingisda sila, yung mga isda lumalapit sa ilalim. Doon nila nakukuha. Oh. Wala nga lang dalagang butas doon dahil siyempre dagat yun. Diba? Maliwanag yun ha? Naipaliwanag. Kaya pag maliwanag ang buwan, walang huli ang makakalala. Oo, oh, yung kalaban naman nila yun. Depende, susundan pa rin pero siyempre kalat, eh. Maliwanag. Oh, maliwanag ang buwan eh, nakikita nila eh. Eh ang isda paggabi, tapos medyo, para silang bulag na yung mata nila nakatutok lang doon sa liwanag. Kaya pag tinaga mo yung ulo nila, mahalos, paalos pagtaga ko doon sa ulo. Kumakalas pa yung ulo, talagang nahahati ko eh. Sabi nung kasama ko, ano, wag ganyan, patay mo na talaga. Sabi, ganito lang o, parang pinitik mo lang yung ulo niya kasi ang isda kasi. Ah, pag pinitik mo, mga matay. Oo, mahihilo sila. Eh ako hindi nga ako marunong nun eh. Pag ganun ko, eh siyempre hindi ko makokontrol, hindi naman ako marunong eh. Hindi ko papantante. Pag mahihilo na siya, oh, pulutin mo. Tamaan mo lang yung ulo ng ganun, mahihilo sila. Pupulutin mo na lang. Pupulutin mo na lang, lalagay mo sa bayong. Kaya ako nun, pinatry sa akin nung kasama ko. Eh lahat ng tinataga kong ganun, pati sa gitna. Oh, patay talaga. Ay, okay. Hindi mo lang makatiin. Hindi, patay talaga. Pero yung bunog ah. Yung bunog. Ay, maniwala nito. Kakatiin mo. Ganyan lang kasi. Oh, sunrise oh, palabas na oh. Oh, yan oh. Oh, palabas na yung sunrise oh. Oh. Ayaw nitong maniwala. Bunog nga, nakakakuha kami yung bunog. Sarap yung bunog naman, yan oh. Eh, yung ginagata ko naman yun. Yung bunog. Binagata ko talaga yun, ma. Ay, paborito mo yun. Yung binata kasi ako, natutuwa ako sa ganyan. Ako nga rin, nawili din ako. Pagka gabi na, yung mga bandang alas. Kasi yung talagang patakip silim na, yung dyan naglalabasan talagang isda. Kasi yung moist, yung sabi nung kasama ko, yung init nung paghapon na, padilim na. Yung mga isda talaga lumalabas sa ano. Bakit? Kasi malamig na? Oh, hindi. Nainitan na sila eh. Papapansin ko nga nun eh, pagka lumusulong na kami, yung tubig doon sa palaisdaan, parang maligamgam. Yun daw, lalo daw pagka medyo umuulan-ulan pa, ay ang dami talaga. Yung nag-aambon-ambon, ang dami. Talagang kusa sila lumalapit doon sa liwanag na dala ko. Tuwan-tuwa nga ako nun, hindi ko na kailangan mamili ng isda ako. Yung nga lang,
may gatak lang, may wala pang isang dak lang. Malansa naman. Paano malansa yun? Pero kalimitang nahuhuli namin yung bangus. Bangus na gatak lang. Di ba minsan napunta tayo ng matain? Nakabili tayo ng bangus na huli talaga. Di ba? Sabi ko huli to, gatak. Ganun kalalaki nahuhuli namin. Ganun talaga kalalaki. Lahat naman ng isda huli ah. Oh, hindi ibig sabihin yung ganung nakikita mong gadak lang. Yun ang talagang sariling huli yun. Sarili nilang, hindi katulad ng iba na lumalaot na ano, may mga alagang bangus. Pero may bangus din sa dagat pa, di ba? Unto. May bangus din sa dagat. Oo, oh, meron. May tatlong bibig. Nakita. Maliit, mapayat. Ang mga, ano, bibig? May tatlong bibi kaming nakita. Maliit, mapayat, at pandak ang isa. Ayun, bibi oh. Ang cute ng mga bibi. Ayun o, nasa gilid oh. Pato na yan. Ang cute. Iburi maliit na yun. Oo, ayun o. May limang bibi. Ay no, kita mo bibi nga yun. Tara. Nakatanaw pa sa amin, no? Tinatanaw pa kami. No? Ang dami pala nila. Dami. No? Gawaan ng balot yan. Ang sabi nyo. Masarap sa bukit. Si Ate Delia nga, nagdagdag na naman ng kambing. May baboy ramo siya, may manok. Hindi, pag may bukit ka, masarap mag-alaga ng ganyan. Tapos siguro, kuwan lang, no? Binakura niya lang siguro. Number one na, pag may malawak ang lupa, para hindi dumami ang damo, mag-alaga ka kambing. Kambing ha? Number one, kambing. May baboy ramo siya. Yung kambing, mag-asawa kailangan yung kambing. Para, dadami! Siyempre! Diyos ko! Ikaw ba? Gusto mo ikaw lang mag-isa sa mundo? Sabagay si Adan. Paris-paris dapat. Alam mo, nag-alaga ka naman ng baboy. Kailangan meron kang pambulog. Ganun yan ah. Para dumami. Siyempre, eh magpapadami ka nga ng, alam mo, manok. Oh, gusto mo ba ng manok? Isa lang. Paparisan mo para dumami native mo. Ay, yung native na baboy. Oh. Ano, lilitsyon mo? Pag nalitsyon, itim din? Hindi ah. yung baboy ramo, ay, kulay hindi. Black yun, di ba? Hindi black. Pero hindi naman puti. Mo? Hindi puti. Pero maitim-itim. Oo, itim talaga. Native yun, native. Yung native, pag nilitsyon mo, itim din? Nilitsyon? Hindi naman. Puti, hindi siya puti, pero parang mablak-black ng kulay. Black ka talaga eh. Ano naman yung black na black? Mga alaga natin. Kasi di ba, ang mga baboy, ano eh, kikita mo yung balahibo, black. Oh. Pero pag tanggal yung hindi. Balat nun, ay yung... Oh. Hindi lang balahibo, kahit balat nun, black eh. Hindi naman po. Paano nilitsyon mo? Siyempre, magiging itim. Ganun yan eh. Paano nilitsyon? Itim ba? Sigurado ka? Itim. Nangingitim, siyempre, nasa apoy. Hindi. Chocolate. Alangan naman nasa apoy, mamuti pa. Pag naluto, brown, hindi itim. Sunog yun pag nangitim. Iba naman kasi ang baboy talaga na ano, isa sa native. Hindi pa ako nakakita. Parang ganyan sa kulay mo. Pagka nilitsyon, ganyan sa kulay mo. Pag nilitsyon, ay. Kaya, diba, ikaw, nilitsyon ka. Mangingitim ka, eh, ganyan. Hindi, brown ako, brown. Diba ang black sa brown? Kita mo yung mga baboy, yung ano, pag nilitsyon. Medyo nangingitim, siyempre. Nagiging brown. Hindi pa ako nakakita ng litsyon na black, eh. Pero yung baboy ra mo, paano pag nilitsyon ko yun? Nakakita na ako. Anong kulay? Magiging black din. Yung balat niya, oh, diba? Black. Makakain mo yun? Siyempre, ano eh. Yung crispy yung balat, pero black. Pero yung nung nandiyan ako sa SBM nun, may nagbebentang ita nun talaga na ano, na karne ng native na baboy. Ang mga nagtitinda nun, mga security. Oh. Bumibili kami nun, may namimili nun. Oh, masarap ba? Iba pa rin ang sarap ng ano, ng baboy talaga. Yung baboy ramo, anong lasa? Pag hindi ka sanay sa native, ibang lasa sa'yo. Sabi nila masarap daw ang native. Native, masarap. Pero yung
Pero iba kasi ang kinakain niyang native eh. Sa kinakain. Oh, madamo-damo lang. Oh, kaya nga magiging ibang panglasa mo pag parang lasang baka. Eh, hindi ko. Ano masasarap? Hindi ko ma-explain kung anong lasa ng native. Basta iba pa rin ang baboy na binili mo sa palengke, yung baboy talagang nalagaan na pangkatay. Sabi masarap pag native. Kasi pigs naman ang pinakamatindi. Ang pinakamatindi yung karne ng unggoy. Patawa. Oo, oh, unggoy. Ano na parang kwento? Oo. Oh. Nakatikim ka na? Oo, oh, unggoy. Ay, kadiri ka. Oo. Oh. Hindi alam mo, teka, lagpas tayo dito kasi baka tumawa ka na naman. Dito kami sa may mga tao, baka gawaan ng tubig. Gawaan ng tubig. Ay, wala na yung Amerikano, nakalis na. Yung, teka, kukwento ko sa'yo. Alam mo ba ang karne ng unggoy? Sarap yun. Bawal kainin mo. Oo, bawal. Pero yung nga yung masarap, yung bawal. Sabi nila eh. Tawa na. Paano talukohan ko? Huwag mo pinagluloko. Dilinawin ko na naman. Yung question kasi tayo, linawin daw eh. Mahirap na. Baka mabigla tayong... Linawin mo yung sinasabi mo. Lininaw ko na. Mahirap yung ganun eh. Paano yung unggoy? Oh. Anong masarap sa karne ng unggoy? Yung parte ng unggoy na masarap? Ano nga? Oh, tingnan mo, hindi mo alam. Ano masarap? Sige, sabihin mo. Huwag na, baka mamaya may magalit sa'yo. Siguro, alam ko sasabihin mo, nasa isip ko, yung itlog ng unggoy. Ayun. Huwag na, ayoko na, tama na. Tama na, baka mamaya may nako-question kasi ako. Mahirap na. O, dito na kami, babay muna. Baka mamaya madulas na naman yung dila ko. Naiisip ko tuloy. Hindi ko nga naman nililinaw. Linawin ko para. Nilinaw ko na. Hindi, alam niya na yan. Jeje, babay muna, babay. At mahaba-haba na to. O, maliwanag po. Bye-bye. Thanks to watching again my simple vlog. Lots of thanks. Bye-bye.